Magandang araw sa atin mga ka-TH at once again, this is Saiko no Torihanta. Welcome back sa aking YouTube channel. At ito, pinadala ito ng ating kapwa TH na gustong magpatulong. At sana, makapagbibigay ito ng kaunting aral at kaalaman sa lahat ng mga baguhang TH hunter o mga batikang treasure hunter na magkaroon ng kaunting kaalaman dito sa aking mga ina-upload sa aking YouTube channel. At ito, balon ito mga ka-TH na andyan sa gilid ng sapa. At ang sabi ng may-ari na mga picture na ito ay meron itong nakaukit na numbers at letters mga ka-TH dito sa balon mismo. At ang number na nakaukit sa balon na ito ay 1493. At yung dumating ang mga Hapon dito mga ka-TH, dahil nagduda kasi sila na ito ay gawa ng mga Japanese, dumating ang mga Hapon dito sa Pilipinas 1942, 43 pa patungong 45 mga ka-TH na mamalagi dito ang mga Hapon. Pero ito ay ang nakaukit dyan ay 1493. Parang hindi pa nga nakapunta dito ang mga Espanyol mga ka-TH sa panahon na yan. Kaya kung ito ay gawa ng mga Hapon, sa palagay ko baka binaliktad lang nila mga ka-TH. At yan ay 1943. At ang sinulat lang nila ay 1493 para hindi masyadong halata mga ka-TH. Baka magduda mga treasure hunter. At ang gawin mo niyan sa may-ari ng mga pictures na ito, ka-TH, magtanong ka sa mga matatanda dyan, yung mga tao na matagal na nanirirahan sa area na yan, kung yung balon na yan ay matagal na ba? Kapag yan ay matagal na at sa panahon pa yan ng mga Japanese, possible yan ay markers na mga Hapon. Pero kadalasan hindi naman nilibing na mga Hapon sa mga balon mga ka-TH. Kadalasan ay nasa mga gilid. Pero ang pinagtaka ko lang sa balon na ito ay mababaw lang. Kaya possible meron niyang binaon na mga Hapon. Dahil itong palanas mga ka-TH, ideal ito paglibingan ng mga Japanese. Ang ganyang uri ng palanas, matigas mga ka-TH. At ito ang nakamarka, yung semento na andyan sa ibabaw ng pinaka portal ng balon mga ka-TH. Dito ang semento. At tinibag ng ating kapwa TH para gusto niyang tingnan kung yan ba ay gawa ng mga Hapon. At ito ang bumungad sa kanya na mga letters na nakasulat dyan sa palanas. Letter T, letter C at L. At sa Japanese code mga ka-TH, gumagamit kasi ang mga Japanese na mga American code. Yan ay tinatawag na American code. Ang kaniyang mga letters, yan ay tunnel, entrance, and change direction. Ang ganyang uri ng mga litra mga ka-TH. At dito nakalagay ang semento dito. At itong mga litra na ito ay sadyang tinapalan para hindi masyadong makita mga ka-TH. Pero yun ang sinasabi ko, magtanong kayo sa mga naninirahan dyan kung matagal na ba ang balon na yan. At malalaman natin
kung ang palanas na yan ay sadyang patch na or pinabalik na ng mga hapon, kumuha ka ng sample dito katiits, dito banda. At malalaman mo kung yan ay merong hardener content ang palanas dahil meron niyang mga white particles na nakahalo dyan sa palanas. Yan ang tingnan ninyo kapag ang nakahalo sa palanas mga katiits, mga brown ang color or itim, yan ay nature or natural na lang. Pero kung may nakahalo yung mga white particles or parang chalk mga katiits na andyan nakahalo sa palanas, yan ay gawang tao mga katiits, hindi yan natural. Yan kasi kadalasan ang ginagawa ng mga hapon. Titibagin lang nila ang mga palanas na yan at yung mga nakuha nilang mga debris, yun ang ibabalik nila. Pero lagyan nila ng mga hardener or zinc liquid, yan ang tawag sa mga hardener mga katiits na ginagamit ng mga hapon. Pag seal ng kanilang mga deposit dyan sa lugar na pinagbauna nila, lalo na sa ganitong klase na area, balon mga katiits. Yan. At ito ang nakaukit sa ilalim ng semento. Pero hindi ako sigurado mga katiits kung yang balon na yan ay matagal na ba. Ang makapagsabi niyan ang mga tao na nakatira sa lugar kung ang balon na yan ay matagal na ba. At ito mga letra na nakasulat dyan sa ilalim ng semento at dito nila inuukit sa palanas na mismo mga katiits, yan ay letter T, C at L. Ang letter T mga katiits, yan ay nagpapahiwatig ng tunnel entrance. At ang C, yan ay nagpapahiwatig ng entrance mismo sa lugar ng tunnel. At ang L, yan ay change direction or gumagawa ng vertical tunnel ang mga hapon. Tulad nitong letter T, vertical tunnel mga katiits. Pero, pagdating sa ilalim mga katiits para makuha mo ang deposit, merong horizontal tunnel, yan ang meaning ng letter L. Pero, kapag wala kayong makita sa balo na yan, gumawa tayo ng ikalawang opsyon. Galing dito sa balo na ito, 10 to 30 meters, hanap kayo ng mga bato or semento mga katiits na andyan sa area. Dahil meron akong site na ganyan pa rin, balon, pero hindi lang naka-semento mga katiits. Pero sa ibaba na bahagi, doon kami nagkukay. Hinaluan nila ang semento ng kaunting asphalt para ito ay magmukhang palanas mga katiits. Yan ang ginagawa ng mga hapon. Tinatawag na soil camouflage para hindi mahalata na yan ay semento. Pero nung tinuloy-tuloy namin ang 2 meters ang hukay namin, doon namin napag-alaman na semento talaga. At hindi ito palanas. Kaya yan ang mga pamamaraan ng mga hapon na dapat ating tingnan. Ikalawang opsyon, hanap kayo dito sa palibot ng balo na ito, ng mga bato na malalaki mga katiits. At mga possible cement na andyan sa palanas, yan ang tingnan ninyo. Para makita ninyo ang tamang spot kung wala talagang laman itong balo na ito. At ito ay gawa lang ng mga tao dyan na bagong naninirahan sa lugar. At yan ang tandaan natin para mahanap natin ang mga deposit na ating inasam-asam mga katiits. Kailangan mag-imbestiga talaga tayo sa mga area bago natin tratrabahuin para hindi masayang ang ating mga oras.
yung mga tao na nakatira dyan na mga matatanda na sila ang makapagsabi kung yan ay gawa ng mga Japanese Imperial Army, mga katiits, at matagal na yan sa lugar. At yan lang po. Maraming salamat sa panonood at pagtitiwala ninyo dito sa aking YouTube channel. Salamat sa suporta, mga katiits, sa aking mga avid subscribers na nakaabot na ako ng 7,000 plus ang aking mga subscribers. At sana kung nagustuhan ninyo ang mga video na ito ay i-like ninyo, mga katiits, sa merong natutunan sa mga video na ito. Yan lang po. Maraming salamat. Ingat kayo lagi at God bless always, mga katiits.